Good morning po sa ating lahat. A blessed Monday po. Sana ipatuloy kayong mapuno ng presensya ng Panginoon at puspos ng banal na Espiritu ngayon at sa susunod pang bukas. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver at araw-araw I look forward na makasama kayo sa paglalakbay sa buhay patungo sa mas malalim at personal na pagkilala sa Diyos. Ang misyon ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 115 na po, April 25 na. Ipagpapatuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Ngayong araw na ito, dalawang chapter ang babasahin natin. Sa hukom, ito'y ang chapter 4 and chapter 5. Tara, magbasa na tayo. Pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Habin ng Hazor, na isang hari ng mga Kanineo. Ang commander ng mga sundalo ni Habin ay si Sisera na nakatira sa Harosheth Hagoyim. May 900 karwaheng yari sa bakal si Habin at labis niyang pinagmalupitan ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pinagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinoam na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naphtali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, "Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naphtali at Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Habin, na pumunta sa lambak ng Kishon kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila." Sinabi ni Barak kay Deborah, "Pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sumagot si Deborah, "Sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae." Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Doon, ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naphtali at ni Zebulun. At 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Kaneo ay nagtayo ng tolda malapit sa puno ng Teribinto sa Kaananim malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Kaneo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon, may nakapagsabi kay Sisera na pumunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang 900 karwahe niya, yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya. At umalis sila sa Harosheth Hagoyim papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Humanda ka. Ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon." Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ang 10,000 niyang sundalo. Nang lumusob na sina Barak, nalito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga nangangarwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at ang mga mangangarwahe ni Sisera hanggang sa Harosheth Hagoyim at nilipol ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang natira. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Hael na asawa ni Heber
dahil magkaibigan si Haring Habin ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Kineo, sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Kaya pumasok si Sisera sa tolda at tinakluban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Pahingi ng tubig, uhaw na ako." Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidlan ng gatas at pinainom kay Sisera. At pagkatapos ay itinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. Pagkatapos, ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo." Pagpasok ni Barak sa tolda kasama ni Jael, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Habin ng Kananeo. Patuloy nilang nilabanan si Habin hanggang sa mapatay nila ito. Nang araw na iyon, na sila'y nanalo, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam. Ito ang awit nila. Purihin ang Panginoon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nangunang lumaban at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Makinig kayo, mga hari at mga pinuno. Aawit ako ng mga papuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. O Panginoon, nang umalis kayo sa bundok ng Seir at nang lumabas kayo sa lupain ng Edom, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Nayanig ang mga bundok sa harapan niyo, O Panginoon. Kayo ang Diyos ng Israel na nagpahayag ng inyong sarili sa bundok ng Sinai. Nang panahon ni Shamgar na anak ni Anat at nang panahon ni Jael, walang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. At mga naglalakbay doon ay dumadaan sa mga liku-likong daan. Walang nagnanais tumira sa Israel hanggang sa dumating ka. Deborah na kinikilalang ina ng Israel. Nang sumamba ang mga Israelita sa mga bagong Diyos, dumating sa kanila ang digmaan. Pero sa 40,000 Israelita ay wala ni isang may pananggalang o sibat man. Nagagalak ang aking puso sa mga pinuno ng Israel at sa mga Israelita na masayang nagbigay ng kanilang sarili. Purihin ang Panginoon. Kayong mayayaman na nakasakay sa mga puting asno at nakaupo sa magagandang upuan nito at kayong mga mahihirap na naglalakad lang, makinig kayo. Pakinggan nyo ang mga salaysay ng mga tao sa paligid ng mga balon. Isinalaysay nila ang mga pagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo sa Israel. Pagkatapos, nagmartsa ang mga mamamayan ng Panginoon sa may pintuan ng lungsod na nagsasabi, "Tayo na, Deborah. Lumakad tayo habang umaawit ng mga papuri sa Diyos. Tayo na, Barak, na anak ni Abinoam. Huliin mo ang iyong mga bibihagin. Ang mga natirang buhay na mga mamamayan ng Panginoon ay kasama kong bumaba para lusubin ang mga kilala at mga pangyarihang tao. Ang iba sa kanila ay nanggaling sa Ephraim, ang lupaing pagmamayari noon ng mga Amerika, at ang iba'y mula sa lahi ni Benjamin. Sumama rin sa pakikipaglaban ang mga kapitan ng mga kawal ng Makir at ang lahi ni Sibulun. Sumama rin ang mga pinuno ng lahi ni Isakar, kina Deborah at Barak papunta sa lambak. Pero ang lahi naman ni Ruben ay walang pagkakaisa, kaya hindi makapagpasya kung sasama sila o hindi. O lahi ni Ruben, magpapaiwan na lang ba kayo kasama ng mga tupa?
Gusto niyo lang bang makinig sa pagtawag ng mga tagapagbantay ng kanilang mga tupa? Wala talaga kayong pagkakaisa, kaya hindi kayo makapagpasya kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagpaiwan din ang lahi ni God sa silangan ng Jordan, at ang lahi ni Dan naman ay nagpaiwan sa trabaho nila sa mga barko. Ang lahi ni Asher naman ay nagpaiwan sa tinitirhan nila sa tabi ng dagat. Pero itinaya ng lahi ni na Zebulun at Naphtali ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. Dumating ang mga haring Kanineo at nakipaglaban sa mga Israelita sa taanak na nasa tabi ng ilog ng Megiddo. Pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsam. Hindi lang ang Israel ang nakipaglaban kay Sisera, kundi pati na rin ang mga bituin. Inanod sila sa lambak ng Kishon, ang napakatagal ng lambak. Magpapatuloy ako sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. At ngayon, maririnig ang yabag ng mga paa ng mga kabayo. Pagkatapos, sinabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ang Meros. Sumpain kayong mga naninirahan dito dahil hindi kayo tumutulong ng makipaglaban ng Panginoon sa mga makapangyarihang tao. Higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Kineo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tolda. Nang humingi ng tubig si Sisera, gatas ang kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan. Pagkatapos, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at ipinukpok sa sentido ni Sisera. At namatay si Sisera na nakahandusay sa paanan ni Jael. Nakamasid sa bintana ang ina ni Sisera na hindi mapakali at nagtatanong kung bakit hindi pa dumarating ang kanyang anak. Sumagot ang mga pinakamatalino sa kanyang mga kababaihan. At ito rin ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Baka matagalan sila sa pangunguha at paghahati ng mga bagay na nasamsam nila sa kanilang mga kalaban. Isa o dalawang babae para sa bawat sundalo. Mamahaling damit para kay Sisera. At binordahang damit na napakaganda para sa akin. Kaya malipol sana ang lahat ng kalaban mo, o Panginoon. Pero ang mga nagmamahal sana sa inyo ay matulad sana sa pagsikat ng araw na sobrang liwanag at nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. Sa libro ni Lucas, itutuloy natin ang chapter 22, verses 35-53. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Noong suguin ko kayo ng walang dalang pitaka, bag o sandalyas, kinulang ba kayo?" Sumagot sila, "Hindi po." Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, "Kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. At kung wala kayong espada, ipagbili nyo ang damit nyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangan matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin." Itinuring siyang isang kriminal at natupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, "Panginoon, may dalawa po kaming espada." "Tama na yan," sagot niya. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumuhod siya at nanalangin, "Ama, kung maari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod kundi ang kalooban ninyo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim. At ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya at binalikan ang mga tagasunod niya. Pero nadatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghihinagpis. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso."
Nagsalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao. Si Judas na isa sa mga 12 tagasunod ang nangunguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, tinatrider mo ba ako na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari, sinabi nila, "Panginoon, tatagain na ba namin sila?" At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari at naputol ang kanyang tenga. Pero sinaway siya ni Jesus, "Tama na yan." Hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling ito. Pagkatapos, kinausap ni Jesus ang mga namamahalang pari, mga opisyal ng mga gwardya sa templo at ang mga pinuno ng mga Hudyo na naroon upang dakpin siya. "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at naroon din kayo. Bakit hindi niyo ako dinakip? Ngunit ito ang pagkakataong ibinigay sa inyo upang dakpin ako. At sa sandaling ito ay naghahari ang kadiliman." Sa Salmo naman, isang chapter ang ating babasahin sa araw na ito. Ito ay ang chapter 94. "Panginoon, kayo ang Diyos na nagpaparusa. Ipakita niyo na ang inyong katarungan. Kayo ang humahatol ng lahat ng tao. Kaya sige na po, Panginoon, gantihan niyo na ng nararapat ang mayayabang. Hanggang kailan magdiriwang ang masama, Panginoon? Silang lahat ay gumagawa ng masama ay ubod ng yabang. Inaapi nila ang mamamayang pag-aari ninyo, Panginoon. Pinapatay nila ang mga byuda at mga ulila, pati na ang mga dayuhan. Sinasabi nila, hindi makikita ng Panginoon ang ginagawa namin, ni hindi ito mapapansin ng Diyos ni Jacob. Kaya mga hangal at matitigas ang ulo, kailan ba kayo makakaunawa? Unawain niyo ito. Ang Diyos na gumawa ng ating mga tenga at mata, hindi ba nakakarinig o nakakakita? Siya na nagpaparusa sa mga bansang hindi kumikilala sa Kanya, ay hindi ba magpaparusa sa inyo? Siya na nagtuturo sa mga tao, wala bang nalalaman? Alam ng Panginoon na ang iniisip ng mga tao ay walang kabuluhan. O Panginoon, mapalad ang taong pinangangaralan niyo sa pamamagitan ng pagturo sa kanya ng inyong mga kautusan. Tinuturoan niyo siya upang magkaroon siya ng kapayapaan sa oras ng kaguluhan hanggang sa oras na ang masasama ay inyong parusahan. Dahil hindi niyo itatakwil, Panginoon, ang mamamayang pag-aari ninyo. Darating ang araw na ang paghatol ay muling magiging makatarungan, at ito'y susundin ng lahat ng namumuhay ng matuwid. Walang tumutulong sa akin laban sa mga taong gumagawa ng kasamaan, kundi kayo lang, Panginoon. Kung hindi niyo ako tinulungan, Panginoon, maaring patay na ako ngayon. Nang sabihin kong parang mamamatay na ako, ang inyong pag-ibig at awa, Panginoon, ang tumulong sa akin. Kapag gulong-gulo ang isip ko, inaaliw niyo ako at ako'y sumasaya. Hindi kayo maaaring pumanig sa masasamang hukom na gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng kautusan. Sama-sama silang kumakalaban sa matutuwid at hinahatulan nila ng kamatayan ang walang kasalanan. Ngunit kayo, Panginoon, na aking Diyos, ay aking tagapagtanggol at batong kanlungan. Parurusahan niyo sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Tiyak na lilipulin niyo sila. O Panginoon naming Diyos." Kahapon ay inumpisahan na po natin ang Kawikaan 14. At binasa natin ang unang 2 verses. Sa araw na ito, babasahin naman natin ang verses 3 and 4. "Ang salita ng hangal ay magpapasama sa kanya, ngunit ang salita ng marunong ang mag-iingat sa kanya. Kapag wala kang hayop na pag-aararo, wala kang aanihin. Ngunit kung may hayop ka at malakas pa, marami ang iyong aanihin."
Muli na naman po nating natapos ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan upang maging mas malinaw ang direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, mga prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na buhay, nandito muli ako bukas. Bye!